sa isang podcast kasama si Scott Nennis, isang 3-time NBL champion at isa sa mga trainer ng Adelaide 36ers na palaging nakakasama ni Kai sa kanilang mga ensayo, ay nasabi niya na gusto niyang maglaro pa si Kai ng isa pang season para sa team ng Adelaide 36ers dahil na rin sa mas lalakas pa ito next season at posible na maging starting 5 ito ng kanilang team. Nabanggit rin nila sa podcast na kung sa 2023 magpapalista si Kai sa NBA draft ay posible na umabot pa ito sa top 10. Kailangan nga ni Kai na ayusin ang mga ilang bagay sa kanyang laro gaya na lamang ng kanyang strength at defense na kung saan mukhang kumpiyansa nga itong si Scott Nennis na maayos nila ito at mas maging complete package player si Kai para sa NBA kapag nanatili pa ito ng isang season sa NBL Australia at sa 2023 na ito pagpapadraft. Malamang ay nakikita ng mga trainers ng Adelaide 36ers na lalakas pa nga talaga itong si Kai kapag sinanay nila ito ng husto dahil na rin sa unang season pa nga lang ni Kai dito sa NBL Australia ay naipapakita na niya ang kanyang potential at nakakapag-ambag na para sa kanilang team. Unti-unti na rin nasasanay si Kai Soto sa mataas na level ng kompetisyon dito sa NBL Australia at sa bawat laro niya ay parang natural na lang para sa kanya na maglaro bilang isang sentro sa ligang ito at kahit hindi pa ganun kalakas si Kai ay nagagawa pa rin niya na makipagsabayan sa mga veterano at nasa prime age na mga players dito sa NBL Australia. Idagdag pa natin na lahat ng mga players dito sa NBL ay malalakas at sanay na sa mga international competitions dahil na rin sa mga ex-NBA players at national players ng kani-kanilang bansa ang karamihan sa naglalaro sa ligang ito. Ngayon maganda rin naman na manatili pa si Kai dito sa NBL para sa isa pang season at sa 2023 na ito magpapadraft para magawa niyang ayusin at palakasin pa ang kanyang laro. Pero kung sakali na magbukas kaagad ang pinto ng NBA para dito kay Kai sa 2022 at may oportunidad ito na makapasok sa NBA ay baka ituloy na niya na magpadraft ngayong 2022. Nasasanay na si Kai dito sa NBL Australia at kita naman natin na lumalakas ito sa isang liga na mataas ang level ng kompetisyon. At magandang bagay ito para sa ating mga Filipino basketball fans at para na rin dito kay Kai. Isang magandang option rin para kay Kai Soto na magpalakas pa muna dito sa NBL gaya ng nasabi ni Scott Nennis dahil maganda talaga ang laruan dito sa NBL at di kalidad lahat ang mga players dito dahil mga athletic na ex-NBA players at mabibilis na physical maglaro na mga Australian players ang palaging nakakalaban ni Kai Soto at talagang lalakas si Kai sa ganitong klase ng liga at kompetisyon. Lalong-lalo na kung magtatagal ito sa paglalaro dito sa NBL. Kaso nga lang ay nakadepende rin sa management at agent ni Kai Soto kung ano ang magiging hakbang ng mga ito pagdating sa usapin ng NBA draft. At kahit alin pa man sa dalawa ay mukhang magiging maganda para dito kay Kai kung matuloy ito sa NBA draft 2022. At kung matuloy ito sa NBA draft 2022 at makapasok sa NBA ay kailangan niya nabilisan ang facing ng kanyang improvement para makasabay at makapag-adjust kaagad sa NBA. Kung sakali naman na maglalaro pa si Kai dito sa NBL ng isa pang season ay magandang option rin ang bagay na ito dahil asahan natin na baka nga maging starting 5 ito ng Adelaide 36ers next season gaya ng napag-usapan nila sa Sixers fix kasama si Scott Nennis at lalakas palalo si Kai maging ang kanyang stats ay tataas rin dahil mas sanay na si Kai dito sa NBL pagdating ng next season at alam na rin niya ang laruan dito kung maglalaro ito next season.